Hello mga kaibigan, welcome back to my YouTube channel. This is Brit Pinay Journey. Today is May 18th, 2021. It's about 3 o'clock in afternoon na po. Mga kaibigan, ngayon na lang po tayo nakabisita sa ating allotment. Kasi umuulan po kanina. So huminto na po yung ulan. So bibisita po tayo dito. At saka i-check po natin ang ating mga alaman. And sa mga organic subscriber po natin dyan, thank you sa pag-subscribe at saka pag-suporta sa ating channel. Nakapag 32 subscriber na po tayo. Thank you very much po mga kaibigan. Today, wala po tayong trabaho. So we got chance to do something. The work here sa ating alamin mga kaibigan. At least, yung araw lumabas na po kasi malakas pong ulan kanina. So, ito po yung mga tanim natin. Malalaki na po siya. Kailangan po na natin ito ilipat. Kahit yung cabbage natin mga kaibigan. So, ito po yung, pakita ko po sa inyo mga kaibigan yung last time na gawa ko po sa aking raised bed doon sa ating piece. Okay mga kaibigan, check natin yung raised bed natin. Pumunta daw dito si Briton kahapon saglit. Ah, ito na po yung ating raised bed. Ito po yung raised bed natin. Tingnan niyo po mga kaibigan, gumagapang na po sila. Nakikita mo, I'm not sure if you see properly mga kaibigan. Pakita ko po sa inyo. Iyan po mga gumagapang yan sila dyan. Parang tali po yan dito. I'm not sure. Ganito siya mga kaibigan. Ito, totoo. Yan. Yan po yung ating piece mga kaibigan. Tapos, check natin yung ating potato. Mayroon na pong sumibol na dahon yung potato natin mga kaibigan. Yan. Yan, malabas na po sila. Tapos, mayroon pa dito mga kaibigan. Ito, to. Yan. Good sign na po to mga kaibigan. Pag sumusibo po yung dahon. Tapos, yung black currant po mga kaibigan na isa, nilipat ko na po dito. Yan. Dalawa na po sila. Yan. Diyan. Tapos, ito po yung rhubarb natin mga kaibigan. Yumabong na po sila. So, pwede na po tayo makapag-harvest diyan at magluto po tayo ng rhubarb crumble. Yan, with custard cream. Yan po, mga kaibigan. So, yung ating peas, dahil month of April po, pangit po yung weather. Nagpa-frost po siya at saka umuulan po ng hailstone. Yung tinanim po nating early plants, namatay po. Pero, don't worry mga kaibigan. Magtatanim po tayo ng ulit kasi late season po siya. So, ito po yung ating update mga kaibigan. Let's do something, the job here mga kaibigan. Siguro mag-cleared out muna ako dyan ng mga damo mga kaibigan. Tapos, kunin ko po yung raspberry cane plants dyan. Kaya sinagitnaan po siya. Tapos gawin po nating patch yan ng butternut squash or space po ng ating sweetheart cabbage. Okay mga kaibigan, ito lang po yung update natin. At mga kaibigan, update po sa tanim po ni Briton na beetroot. Yan po mga kaibigan. Marami na po sila. That's good. Oh, may snail pa oh. Tapon natin yan. Yan, ang beetroot na tinanim ni Briton. Happy days! At saka yung onion. Yan po. Yan. Yung strawberry po natin, mga kaibigan. Namulaklak na po sila. Ayan. Namulaklak na po sila. Kunti lang po yung strawberry natin. So,
mag-umpisa na po tayo mag damo ng ating alakmen, mga kaibigan. Quick update po mga kaibigan, pakita ko po sa inyo yung ginawa ko. I've been here for 3 hours already, mga kaibigan. Ito na po yung dinag-out ko na soil. All the way there for 3 hours, yan. I took all those weeds, yan mga kaibigan. Kasi gagawin po natin yan ng cabbage patch. So, I'm gonna clear that out. Best I can, hopefully, it's not been raining a lot, but I see in the weather forecast, mga kaibigan, it's gonna be rain all week again. So, ito po yung rhubarb natin. Mayabong na po sila. So, mag-harvest po tayo dito ng mga rhubarb para gawin natin ng rhubarb crumble. So, nagsistart na po umuulan. Okay, mga kaibigan, kuha lang po tayo ng rhubarb para dali natin sa bahay, gagawin nating rhubarb crumble, mga kaibigan. Ito na po yung rhubarb, mga kaibigan. Parang mga dahon nila, malalaki, parang pwede mo na silang i-umbrella. Ito po yung ating rhubarb. Ito lang po yung kunin natin, yung red parts. Ito po yung rhubarb natin, mga kaibigan. Konting glimpse lang po kung paano ito kumuha ng rhubarb. Make sure, mga kaibigan, pula po yung puno niya, yung panggarangga nito. Ayan. Kung pula po siya, ganito, pwede nyo po itong kunin. Hilain nyo lang po. Kasi magtatanggal lang po yan, ganyan po ang mag-harvest. So marami po tayong rhubarb dito. Kung malapit lang po kayo, pwede po kayong kumuha. Just free, mga kaibigan. Yan. Ito po siya, yung rhubarb. Make sure pink or red po yung puno niya. Kasi ready to harvest na yan. Pag ganito, green, hindi pa po pwede yan. So, ito lang yung pulang kukunin natin, mga kaibigan. So, yan ang update natin sa ating ginawa today. Marami pang basura. Kailangan kong i-tidy up yan. Mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching and please don't forget to like, share, comment,
And also subscribe my channel para ma-notify po kayo sa next video natin. Thank you very much sa mga organic subscriber. And please take care and keep safe mga kaibigan. Paalam muna. Babush!